Ganito din kaya kabibo yung anak ko, ma? Siguro, kung nabubuhay siya, magiging magkasundo sila ni Michael. Lalo pa't magkaedad sila. Anak, hindi na natin maibabalik ang wala na. Huwag mo nang pahirapan ng sarili mo sa kakaisip. Magkakaroon ka rin ng sarili mong pamilya. Makakakilala ka ng tao na mamahalin ka at mamahalin mo rin. Hindi na siguro ako aabot nun, ma. Bakit naman? Ang bata mo pa. Natatakot na kasi ako magmahal ulit eh. Makasamali na naman ako mapunta. Magkaanak siguro. Kung pwede nga, hiram-hiramin ko lang si Baby Michael. Masaya na ako dun eh. Hello, ma. Bakit ka kasi pumayag na siya pa sumama? Of all people, si Gia pa talaga. Stop being bratty with me, Dana. I am swamped with work. Ang papa mo, siya ang nagsabi kay Gia na samahan si Michael. Di talaga marunong lumugar yung babae na yun. Will you please calm down? How am I gonna calm down? Inago na niya yung asawa ko. There's no way in hell na papayag ako, pati anak ko agawin niya sa akin. Pwede, sige. Magpadala ka ulit dyan sa galit mo para hindi mo na maayos yung ginawa mong gulo. Uulitin ko sa'yo, Dana, ha? Huwag mong subukan ng papa mo. Huwag akong subukan ni Gia. Ma, I'm no longer in a coma. And she will be kung di niya ako tigilan. Alam mong hindi ganun kadali. Lalo na anak si Michael ni Dana. Ikaw na nga mismo nagsabi na nagmagandang loob ka lang na bigyan ng time yung bata. Pero parang may nasama pa ni Dana. Oo, ma. Parang aagawin ko sa kanya. Eh, wala naman ako masamang intensyon eh. Siyempre, pamangkin ko yung bata, kaya may amor ako. Pwede naman namin padaliin yung sitwasyon. Magtulungan, magmalasakitan, magkakapamilya. Anak, huwag ka nang humirit. Huwag mo na ipilit. Bakit ba ang tagal? May gumagamit ba ng elevator ko? Good morning, Mrs. Wong. And you are? Your ex-favorite employee. Amanda? Amanda Del Mundo. Brilliant and fabulous interior designer. Naku, Mrs. Wong, natutuwa naman ako at naalala mo pa ako. At hindi pa rin kayo nagbabago, ha? Mainitin pa rin ang ulo nyo. Anong ginagawa mo dito? Ma? Well, Ma, bakit ka andito? Bakit hindi? Eh, dati naman ako empleyado dito. Hindi ba, Mrs. Wong? Your son? Parating na daw po si Mr. Q, Miss Wong. Nasa conference na po lahat ng attendees. Miss Wong? So, sigurado ako hindi ikaw si Dana. Ikaw pala ang anak sa labas. Ma. Gio Wong. Mom, so, kayo ho si Mrs. Del Mundo? Miss. So, I guess hindi niyo po masyadong kilala yung papa ko. Wala kasi siyang anak sa labas dahil lahat kami, pinapapasok niya. Excuse me. Aray ko ang papa. Hi, madam. Excuse me. My elevator. Jenny. Miss Wong? Oh, Gab. Gia na lang. I'm sorry. Minsan talaga takle si Mama. Yung pagtawag niya sa akin ng anak sa labas, buong buhay ko, lagi ko nang naririnig yun sa ibang tao, kaya hindi na rin ako masyado apektado. Pero sorry pa rin. Yung mami mo ba, is she doing business sa kumpanya? Hindi ko alam eh, pero may sarili siyang interior design firms. Anyway, Gia, I'm really, really sorry. Okay lang. Tama na yung pagsusorry mo. Hindi ko naman din ikinakahiya na illegitimate child ako. Ang importante sa akin, pinili ni Papa ang panindigan ako. Sounds like a great guy. He is. He must be. He built this empire. Halika na. Tara na. Si Amanda?
Ano paborito mong training noon? Paborito. Oo, how time flies, no? Imagine, meron na siyang anak na empleyado ko ngayon sa marketing. Wow, but she's a very good interior designer, if I remember it right. Yeah, she's good and she knows it. Kaya nga restless eh. Lagi niya sinasabi noon, there's a much bigger world to explore. Pero she lacks focus. Kaya ano na pagalitan ko? Nag-resign? But last I heard, she said that big in the US. She's now the head of the design group of a real estate developer. Oh, then why is she back? Yun nga din yung question ko eh. Why? Baka naman on vacation, guys. Ano ba? Hello, bawal na bang bumalik ang ex-employee? Pwede naman. Pero alam mo, pwede kong magamit yung pagbisita na yan ng ex-empleyado ko, ha? Pwede ko siyang gamitin para ibangga dun sa isa pa naggagaling-galingan na si Gia. Alam mo, kahit saan ka magpunta, susundan kita. Kahit pagtaguan mo pa ako, hahanapin kita. Ganyan kami mga nanay. For stalkers. Kasama din ba sa pagiging ina na i-betray ang anak? You made me believe that Paco Del Mundo was my real father? Kasi yun ang gusto niya, na makilala mo siya bilang ama. He gave you his name. He was good to you. What's the big deal? You lied to me all my life. That's the big deal. Buti nga sinabi ko pa sa yung totoo. Yeah, right. After he died. I just promised that I wouldn't say anything. Yun ang agreement namin. Pero kung hindi mo yun naintindihan, hindi na kita mapipilit. Just don't disown me as your mother. Dalawa na lang tayo na iwan sa mundo. Yun na nga eh. Dadalawa na lang tayo sa buhay, maglulokohan pa tayo. Ma'am, dalawang taon na tayo hindi nag-uusap po. And look, I can't take care of myself. Bakit ka ba andito? I came back because I heard that Adam Wong had a heart attack a couple of weeks ago. So I flew in. Para mga musta. At para ipakilala ka bilang anak niya. Just in case, I don't know, something happens, like he dies? What for? And bakit ngayon lang? Para alam niya na meron akong anak sa kanya. And finally, para maging magkakilala na kayo. Sir, inumin niyo na po yung gamot niyo. Tito Pretty! Tito Pretty! Kinuha ko na kay Manang. Susunduin ko lang si Michael pa. Manonood ho ulit kami na sine. Ah, I know. Nagkakaribat nga ang makiyat magbibihis na. Kasi, nahuwili kami doon sa kakalaro ng games. Nakalimutan na namin yung oras. Mukhang nag-e-enjoy po kayo mag-banding maglolo pa, ha? Well, yeah. Well, I still can. Pag may opisina na, baka wala na rin ang oras. Pero maganda ho yun. Pangtanggal na rin ho ng stress. Maganda nga po dito. May bata kayo na naglalambing sa inyo. Para humabol sa karapatan ko bilang anak? O para sa pera? Of course! Sayang din yun. Money just doesn't grow on trees, you know? At ikaw, ano bang ginagawa mo dito? You're working for Dragon Empire. Kung gusto mo magpakilala, do it already, okay? I want him to see my worth as a person. And gusto ko rin makita niya kung ano yung mga kaya kong gawin. I want to gain his respect. Para alam mo, wala siyang dahilan na pagtabuyan lang niya ako dyan. Wow, look at you! This is the kind of son that I raised. You? Did you even realize kung paano mo tinrato si Gia? That was foul. Prank ka lang akong tao. And don't trust her anyway. Alam mo ba yung mga babae sa pamilya ni Adam? Mga palaban niya mga yan, ha? What do you think? Magpapakilala ka sa kanila? And they'll just say, hi, welcome to the family. Good luck. I came here to fix things up. Di para sirain yun. Si Adam mo naman yung gusto kong makilala and I don't care about the family. Kaya please, ma'am, huwag na natin silang guluhin. Huwag natin silang sirain. Excuse me. Pa, huwag ganyan. Huwag niyo akong pipiliting magpamilya. Medyo natatakot na rin po ako eh. Sorry, I wasn't able to give you an ideal family. Pa, hindi. That's not the point. Ang akin lang, baka bumalik ulit yung sakit ko. Ayoko naman na may maiwan akong dalawang tao na mahal ako at mahal ko. Pag nangyari yun, kawawa ho kaming lahat. Kaya, sa ngayon,
Ganito na muna. Masaya naman ako eh. Yeah. Don't worry. I'll always have a family with me. Always. Kaya nga, isip ko sana magkaayos na kayo ni Dana. Only time can tell, Papa. Pero, sana nga. Sana. Isa pa po, Tita Petey. Let's watch a movie. Ay, naku, hindi pa po pwede kasi hahanapin ka na ni Grandpa Adam mo. Please, just one more. Ganito na lang. Kapag may day off si Tita, mamamasyal tayo sa mall. Okay ba yun? Promise? Promise. Yay! Oh my... Ay, naku. Hindi, okay lang yan. Tapon... Bumili na lang tayo ng bago. Halika. Huwag na po, Tita Petey. It's my fault. So, dapat hindi na po mag-aas ng isa pa. Bakit naman? Yung po turo sa akin ni Mami, if it's my fault, I should not ask for one more. Pero, kapag ang mga batang may good behavior, may reward yun. Alam mo ba? So, dahil dyan, 2 scoops, ice cream, sige, tas kakain tayo ng merienda bago tayo umuwi, okay? Opo. Sige. Marami pang pagkain, ah. Oh. May G-Shock pa ako. Oh, Tito Harry! Gia, sakto. Maano ko sa'yo. Pasalubong ko sa'yo. Tito, kailan ka pa nakabalik? Kanina lang. Na-forcelib ako sa opisina eh. E pa paano naman? Mula nang dumating tayo ng Singapore mula Cebu, eh hindi ka na yata nag-leave. Takot ata mawala ng sweldo eh. Takot na akong bumalik sa dati. Yung walang-wala. Gipit na gipit. Tapos, pinupuntahan pa na pinag-autangan. Harry, huwag na natin balikan yan. Masyadong madilim at mabigat. Nakabango na tayong lahat, yan ang importante. O Gia, bakit ka nga pala ginabi? Ah, nag-mall kami ni Michael. Eh, bakit hindi mo ako sinama? Eh, masyado na matraffic na pag bumalik pa ako dito. Hayaan mo susunod, isasama na kita. Gia, sinong Michael? Michael, anak ni Archie Dana. Ako yung temporary parent niya ngayon habang wala yung mami at daddy niya. Gia, di ba dapat hindi mo yata ginagawa yung ganyan? Bakit? Eh, nakikipag-banding lang naman ako ah. Oo nga, pero alam mo hindi mo anak yon ha? Tsaka sa ugali ni Dana, alam mo, tanginip ka. Nagihilam mo yan. Nagmamagandang loob lang naman ako. Gia, ikaw maganda ang loob mo. Eh, paano si Dana? Baka mamaya masamain pa niya. Basta lang, huwag masyadong mahulog ang loob mo sa bata. Kasi baka masaktan ka pagdating niya. Wala naman akong ginagawang masama. Tsaka, isa pa pamangking ko naman yun. Gia, makinig ka, ha? Kasama ko po si Tita Petey kanina. Ang bait po niya, Daddy. She's nice, right? Daddy. Bati na po ba kayo ni Mami? She's sorry na po. Anak, don't worry, okay? I will. Promise? Yes, anak, I promise. Well, sige na. I have to go, Michael. Okay? Always remember, Daddy loves you. Love you too, Daddy. Good night. Love you. $5 million, iwan mo sa akin ang baby. This agreement, walang ibang makakaalam. Not Kai, not Gia, not Adam. Gusto mong makasuhan ng child trafficking and kidnapping? May witness ako. Iya, yeah, pakiusap mo. Gawin mo lahat para matulong yung baby, oh. Yan lang. Bukas-bukas first flight, punta na kami na Maynila. Pero, Harry, alam mo ito namang ina ng bata? Sigurado, hinahalap tayo lang sa loob na to. Eh, ako nang bahala. Basta ngayon, gawin mo muna lahat para matulungan yung baby. Nakausap ko ni asawa ng ama ni Gia. Papagawad niya yung baby. Gagaling yung baby. Tito Harry, ay anak ko. Kamusta si Janio?
Ang bilis mo! Tignan natin yung pawis mo. Laro ka ng laro. Oh. Yan, madali, selfie tayo. Yun o dito. At kung sadyang siya'y tabulat, magkasakaling pagdaan. Waki, waki. 1, 2, 3. Wow! Ako naman mag-paint. Opo. Sige. Kuya. Tuntok lang. Ayan. Lagyan natin dito. Oh, ayan. Ito pa. Oh, ayan. Forgiveness is the key for moving forward, Dana. Do you even get it? Gia's mother had an affair with my father. Inagaw nila si Papa. Hindi lang yun. Pati ngayon, inagaw niya yung asawa ko. Hindi pa na kontento. Pati trabaho ko, pati posisyon ko. Now tell me, how do I forgive people like that? Dana, forgive... Forgiveness? I don't just forgive people. I make them regret. Which is precisely why I'm here. To fix things. Para wala nang maagaw sa akin. Alam mo, gusto ko na talaga umuwi kasi miss na miss ko na yung anak ko. Ano pang gusto mo kainin, anak? Anak? Anak. Masyado kasi mahaba yung pamangkin. Parang anak na rin naman ang turing ko sa'yo, hindi ba? Okay. O, ito pa, chichilya. Hello, anak! Nasaan ka ba? Bakit hindi ka makontak? Okay lang ako na huwag kayo mag-alala. Eh, nasaan ka nga? Bakit hindi mo masabi? Nandito ako sa school ni Michael. Nagpapasama ko kasi yung bata. Anak naman. Huwag mong gawing pamalit sa anak mo si Michael. Ikaw rin ang kawawa sa dulo. Kung gusto mo magkaroon ng sariling anak, pwede naman eh. Pwede tayo mag-ampon. Humanap tayo ng bata na pwede mong mahalin at arugain. Pero anak, huwag kang mag-invest ng emosyon kay Michael. Kawawa ka, Gia. Sa ugali ni Dana, ikaw ang kawawa. Adam, breakfast is ready. Oh. Wow. Good morning. Wala bang breakfast sa inyo? Ako nagpatawag ng early meeting. Lucy. Pakisabi kay Manang, handa na yung lugar ni Gia for breakfast. Ay, hindi na kailangan. She can have my place for now. Wala na rin ako ng gano'ng kumain. Michael, kakakain mo lang ah. Baka sumakit ang tiyan mo. It's okay, Grandpa. Let's swim, Tita Petey. Next time na lang. May meeting kasi ako ngayon eh. Promise? Promise. Cross my heart. Alam mo, ganyan na ganyan ka rin noon. Pag bumibisita ka dito, diretso ko sa swimming pool. Eh kasi naman, Papa, wala naman kasi swimming pool sa bahay namin eh. You should buy one, Tita Petey. Para swim po ako sa inyo. Talaga? Sige, pag-iisipan ko yan. Teka, picturean muna kita. Post ka, ha? Sige, sige, yeah. Sige. 1, 2, 3. Yun! Warm nga tayan. Sige, kayo na munang bahala dito at papahinga lang ako. Atid na kita, Papa. Michael, diyan ka lang, ha? Kasi medyo malalim na dito, okay? Oh, Michael, huwag kang malikot dyan, ha? Huwag ka pumunta sa inalim. Apo. Kakausapin lang ako, ha? Papa, don't forget, may check-up mo kayo bukas ng umaga. Yes, thank you, ha? Oh, pero go back to work. Baka mapagalitan ka pag na-late ka. I can handle it. Basta magpahinga ko kayo mabuti.
Michael? Michael! 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 Hello, Everly. Yes, I just got out of therapy and I'm on my way home. Nagawa mo na ba yung favor ko? Yes, pero sigurado ka na ba, Dina? Of course. Wala akong ginagawang hindi ako sigurado. Hey, thanks for coming, Pat. Oo naman, bro. Actually, it's a good thing I'm here na may gagawin ako. Habang wala pa yung bagong kontrata. So, paano babalik ka pa ba Singapore? I'll think about it. Ikaw, kumusta na kayo ni Dana? Nag-usap na ba kayo? No, not yet. After magkaalaman, pagkatapos umamin ni Gia kay Dana, doon na siya nakatira sa kanila. Pati si Michael nandun din. Gusto ko siya isama ka, so hindi sila pumapayag. So, anong plano mo? Kaya pa ba? Kailangan kayanin. Ako yung nagkamali. So, kailangan ko ayusin to with me and Dana. Not just for me and her, but also for Michael. I won't be easy, bro. Lalo na nandito na si Gia. It's like things are getting more complicated. Get your filthy hands off of my son! Mommy! Tita Pretty Simply! Michael, go to your room. Now. Just because you saved my son doesn't mean that we're even. Ikaw lang naman ang mahilig magbilang sa atin eh. Hindi naman ako naglilista, na nagmamalasakit lang naman ako sa pa. Nagmamalasakit? O na nga, angkin. Michael is my son, not yours. Alam ko naman yun. Wala naman akong ganyang intensyon. Hindi rin naman kita pinapakitaan ng dahilan para ma-threaten o ma-insecure sa akin. Ako? May insecure sa'yo? Excuse me? Alam mo, masyado kang mapabila, no? You know, Gia, I just happen to know a plastic when I see one. Nagka-cancer ka na lang rin naman. Hindi ka pa natuloy yan. Oo, may kasalanan na ako sa'yo. Pero hindi mo ang hirap na pinagkaanan ko. Whatever. You can go cry me a river and drown in it for all I care. Game over. Auntie of the year. Ngayon nakabalik na, hindi ka na makakalapit sa anak ko. Ma'am Gia, Ma'am Dana, baka marinig kayo ni Sir Adam. Sige lang nga, Gia. Magalit ka sa'yo. Saktan mo hanggang mapagod ka. Pero kung inaasahan mo, nahahayaan yung kita. Nagkakamali ka. Good morning! Am I late? No, you're right on time. I was just early. Okay. Good morning. So, shall we start? Wala pa rin po si Gia, ma'am. So, hindi naman natin pwedeng sayangin ang oras ni Mr. Tew. Hindi ba, Abigail? That's okay, Mrs. Wong. I can spare a little more time. Padating na din daw si Gia, Lucy. Oh, unfortunately, hindi ako pwedeng maghintay ng matagal. I cannot adjust my meetings para lang i-accommodate ang pagiging late ni Gia. 9 a.m. is 9 a.m. Hello, ma. Mapakidala na lang yung mga damit sa opisina at saka sapatos na rin, ha? Baka kasi malita ko sa meeting ko, eh. Okay, sige. Ano ba kasing nangyari? Muntik na kasi malunod si Michael. Ha? Eh, kamusta ang bata? Okay lang ba siya? Eh, ma, okay naman siya. Basta, atay ko na lang kayo sa opisina. Ha? Lumayas ka! Dana! Dana! What's happening? Ito kasi! You just got here. I almost lost my son, Papa, because of what? This girl dahil sa kababayan ng babae na yan. Pasalamat ka, hindi kita pinapulis. Layas! Get out! Oh, my God, si Michael. Michael! Michael! Ano?
po. Ano ba nangyari? Eh, naku, sir. Muntik na po malunod si Michael kanina. Huh? Buti na lang po nandito po si Ma'am Gia. Ibig sabihin, niligtas ni Gia si Michael? Opo, sir. Nasaan si Gia ngayon? Naku, eh, malis na po, sir. Eh. Nagmabadali nga po. Eh, hindi na nga po nakapagpalit ng damit. Kasi may meeting daw po siya. Basang-basa pa nga po siya. Sorry, Mr. T. Very sorry. Well, I have to give it to you. Some dedication there, Gia. I guess that is your theme for today. The resort look, literally. Sorry. I'm very sorry, Mr. T. No problem, Gia. 30 minutes lang naman ang araw namin na nasayang over some small talk around this table. I was actually beginning to think, ako ba talaga ang senior vice president ng kumpanya? Kasi ako talagang pinag-entertain mo sa kliyente natin. Madam, 2 minutes. 2 minutes, Mr. T. Well, unlike you, Gia, I have a full schedule. I'm going to let you handle the rescheduling with Mr. Chu. After all, we are business partners. Mr. Chu, I'll go ahead. I'm sorry, but I'm afraid yung mga meetings ko hindi pwedeng reschedule. Excuse me. Sorry, sir. I'll just drop by at your office anytime, any day of your convenience. We'll see. I'll have my secretary call you. Okay? Hello, Adam? Yeah. Manny? Nandiyan na ba si Gia? Oh, nandito na, pero may problema tayo. Pinahintay niya na matagal yung client. Okay. Please put me on speaker mode. Mr. Chu, Adam Wong on the line. Good morning, Mr. Chu. Humihingi lang ako ng pasensya sa inyo dahil late si Gia. You know, she dropped by the house to update me on some matters. And then before leaving, nakita niya yung apo ko nalulunod sa swimming pool. Gia saved him. Even have to lift a finger, Carol. Kusang lumabas ang kapintasan niya. Well, I guess that's her karma. Pero hindi ba maaapektuhan ng kumpanya ninyo sa nangyari? No, she's not representing Dragon Empire Builders. She's representing RJ&E. Pero kailangan nyo ang kumpanya nila. I can always find someone else. Oh. Ayoko nga magkaroon ng utang na loob sa babaeng yan. Hello, Jenny. Madam? Where's Manny? I need him to review some documents. Nasa meeting pa po with Mr. Tew. What meeting? Ah, kasi madam, nag-request po yung client na ituloy yung meeting nila. I'm sorry. Carol, I have to... I have to go na rin. Okay. See you. Okay. Thank you for the trust, Mr. Tew. Excuse me. What's going on here? Akala ko ba rescheduled ang meeting? Actually, it was my decision na ituloy na lang ang meeting, Mrs. Wong. Oh, so wala man lang nag-bother? Na-inform ako? I'm sorry, Lucy, pero sabi mo may mga urgent at important meeting ka. Plus, you have nothing to worry about, Mrs. Wong. You left the project in capable hands. Magaling ang team mo, pati na rin si Miss Wong. I'm very impressed. Thank you, sir. Okay na po yung project, madam. You have nothing to worry about. We can proceed to the contract signing. Kita mo na, nang dahil sa kakalapit mo sa batang yun, pati trabaho mo muntik na maapektuhan. Ma, alam mo namang hayaan kong malunod yung bata. Anak, hindi yun ang ibig ko sabihin. Nagpapaalala lang ako, Gia. Pagsalitaan ka na naman kamo ni Dana? Ma, nagsalita din naman ako.
Huwag ka na mag-alala dahil hindi na ako nagpapatapak ngayon. So, paano yan? Hindi mo na makikita yung bata. Ganun talaga. Wala na akong magagawa. Sige, magpapahinga lang ako sa'yo.